di ba gusto natin yan, tayo nga sa Manila, minsan gusto natin may mga foreign, diba, pamatay, imports tayo. It's okay. The same thing, transfer of knowledge, diba, of volleyball. And of course, you want to have that experience also when you're a provincial team to go up against the Manila squad para at least alam mo rin kung anong nasang level na ba tayo dito sa ating tournament. Especially in the Visayas kasi ang lakas ng volleyball dyan eh. Yes. Napakalakas ng volleyball. Kahit na ilang araw magre-recruit. Tandaan nyo! Dyan galing si Grace Antigua at si Mama Tet. Diba? At saka kahit magre-recruit ng katakot-takot ang Manila dyan, hindi pa rin mauubos ang players dyan. Tama. Diba? May tirang dyan. That's right. Pachari was blocked but she sends it over with a free ball. Malakas. And napansin natin through the years when the V-League, Shakey's V-League started inviting provincial teams. After a while, alam mo, nakaka-load ako sa probinsya ng mga laro nila. Tumataas talaga ang level. I and, guess so. Sa Uni Games, I would watch yung mga provincial teams against Manila teams. Laban talaga. And isa pa nga talagang nagsa-champion or yes. Runner-up. Cortel unable to handle the ball along the antenna. Could not forget na sinisigaw ng fan no Sunday. As I remind you, if it's fun family pizza, it's gotta be Shakey's. Alisin na yan. Isto. Wire na yan. Yung wire. Pero may reason mo kung bakit nandiyan. Pachari scores. Tightly. Pachari Samuang on that open hit. At ang ganda, cross-court hit from her. Watch this again. Gusto ko kay Pachari. Di lang kasi, alam mo yung hindi niya inaako yung mga puntos. Kung hindi, binabalansin niya kung ano yung kailangan ng team. Isa, sometimes you'd see her sa depensa yun na talagang nagpo-focus. Pero kung kailangan ng points, kukunin niya rin. She contributes whatever she can in a given situation as we find Makatuno. Send it to the other side. Maganda nung diagonal niya, no? Nung araw tawagin niya, diagonal. That's right. Yeah, cross-court daw. Kulit. Oh. Pwede yan. Yeah, that's a good ball. Wow. Yan yung veterano. Yan yung kaya natin gusto na kinapanood kong si Pachari. Garantiya, gulong. Wow, mahirap-mahirap yun. Ang ganda na that it hit the tip of the net, kaya off-timing din dito sa kabila. Dayan Darantinao makes it 2-3 in still in favor though of Adamson University of Moses, so correct, San Marcelino. Serve. Oh, that's into the net. That's very low. It's, I think, one of the things that perfect and dapat pag provincial team against the talent of Manila City. Service has to be impeccable. Hindi pwede kang mamimigay ng puntos ng basta-basta. Yun nga, yung the little things you have to take care of. Yung mga unforced errors, tapos yung mga reading the opponent and say, will you go for off the blocks? Do you have to challenge the blocker every time? Or drop balls ba? Correct. In the meantime, a rotation problem for Southwestern. We'd like to remind you that Axel po ang official outfitter na Chase Speedy. Inaasang bola. Makatuno with a reverse set. That is Villanueva unable to handle it. Heartbreaker naman yung kanila pagkatalo sa Lady Blazers. Ang isang araw ng mga score noon. Five setter. Dikit. Dikit all the way except nung last set 15-9. Pero yung last set, yung fourth, 25-23. Nakuha nila yun to stretch the game. That is blocked. Nope, that won't go over. In fact, in that game, they won the last two sets. Third and fourth set, nakalamang agad ang St. Benil ng first two sets, hinabol. Eh, dahil si Noel Zarate po nakaupo nung araw na yun. Talaga pong magiging... Sure, boy. Oo, sigurado yun. Anything you can do, ha? Huh? Sige. Okay, buwi na natin. Sa sampo, bawal na. Good timing there from SWU as they get the point on that last one. This is the tall girl you observed last week, si Liagoso. Liagoso. At ang ganda, ang face-off dito, Liagoso versus Paat now at the net. These are two tall ladies, Marlene Liagoso getting the better of that exchange. Makatuno with a good set, the dink. Makatuno recycles. And you like Liagoso's timing in the block. In the meantime, Mylene Paat unable to get good timing on that attempt. Hulog siya. Lumangoy sa ere. 4-7 ang bilang natin. Good. Makatuno. Ganda rin to si Makatuno. Oy! Nag-iging
ito si Makatuno, si May Makatuno, has, through the years, has become better and better and so. Better. Yes. Ngayon, talagang napaka-steady. Ang ganda ng takto ng bola. Saka mabilis magbasa. Look at her. Ganda ng pata kay Sheila. Hinulog ni Pat. This time, Pat getting that off that power tip. And we'll introduce you to our new courtside reporter just after the technical. For the SWU Lady Cobras, it is good to know that they are no stranger to competitive volleyball. They are bringing with them their championship title from Cebu, which they believe that they will give them an edge for today's game. Back to you guys. Ayos, ang debutante. Oh, ako, law student ko yan. Kaya ako, tatayo na ako ng mga kumpanya. Yan ang aking lawyer. Partner. Ang sarap pakinggan, di ba? Attorney Herbacio, di ba? Ang ganda pakinggan. Parang credible agad. Oh, nice combo. Ang galing ng Adamson sa combination place. It's so hard to defend them because you don't know who's going to hit them. And what's good about the combination plays coming from Adamson is that, tignan mo, ang tail end nun, sino nag-wake pa? At sa very small lang itong si Pineda. Kung i-compare natin sa ibang tall players, ano? Yes. But siya yung ending ng combination play na yun. Iba yun. Oh, at saka iba yun. Ang katatignan niya, yes, diba? I've always enjoyed watching Adamson do this. Kahit pa tayo ni Mami Dulce. Of course, Mami Dulce show by herself, diba? Makatuno, just getting, you're so correct, getting better. Tignan yung confidence, yung lumulundag siya. Very confident. But, sa kanya yung sinasabi mo lang, inaabot na lang yung bola doon sa papalo. Yagoso. That's why I think itong si Paat really improved fast, even on the first year in her UAAP career. Ang bilis ng improvement from the first game to their last game. Exactly. Tapos ang open set niya, halos hindi patok, kundi parang sibat. The volleyball players know this as the sharp serve or the sharp toss that creates that very sharp spike as well. Oh! Ooh, well, back row. Ito talaga si Sheila, jumper talaga ito. Yes, and she hits it off the block. Ayan, direct mo ha. Walang hairpins today yan. Diba? Akala ni Sheila kanya. Akala ni Sheila sa kanila. It went out. Sherry Meneses is on. Let's see her. Look at it once again. Here's the hit. Bang. And it went out. Well, malikmata ng konti. This is one game. This is one game that still does not use video. To look at it once again. It's a hit. It is Adamson's ball. Ang sinasabi kasi, parang it didn't go over. Okay. Kaya parang net block. Look like Adamson's ball. Oh. Anyway. Combination play once again, but now they give a free ball to SWU. Makatuno. Gargado yun. Recycling the offense. Nice off screen. Look at the basics of Adamson when they play. Huh? And yung defense. Look at Cortel, how she reads the ball. I wonder how they practice. Ano? Cortel long, but in. Guevara, sorry. That's Guevara on the quick hit. And again, yung quick hitters natin, lalo na yung mga bata pa, they should really learn the angles dun sa yes. quick hit na yan. Yes. It will make their lives easier. Hindi pwedeng diretso palagi. At saka hindi pwedeng... Saka right and left dapat. Saka hindi yung gusto mong set lagi. Kung minsan alanganin yung set, kailangan gawin mo ng paraan. Reverse. Nicely done. That'll stay down. Running hit, Legoso, getting that point. Kasi ikaw tingin mo down the road, yung volleyball ba gagamit ng video? Eh, hindi, meron na nga na parang once na, FIVB, I think i-introduce na nila yon na once every set. May challenge. May challenge. May challenge. Parang sa tennis, ano? Mabuti naman dahil yes. It improves the game. It is no reflection on the official style. Rin lang yan eh, no? So, if in crucial situations, no harm. 8-11. Yung last point pala ni SWU, it was malaluan. But, yung mga ganun kasi, Seb, dapat yun, yung cameras. Yes, medyo yes, iba yes, na yes, eh, yes, diba? Yes, so, course. Para naman na, clearly. Lalo na yung mga courts, inside and outside. Okay. That's the hardest. Di bali, at all. Parang sa tennis, diba? Meron na silang ginagamit meron for ano that, yun? For the longest time. Yung computerized system yun. Yeah. Hindi naman yun.
komplikado po yan, hindi ganun kadali yan. 9-11 po tayo. Mikasa po ang official call of the Shakey's Wheelie. Hi, nice, sir. Makatunog. Hello. Kaslan daw. Taranda na. Good track down. Oh, nice block. Patchery was really asking for that one, and she gets it. Gusto niya talaga i-pick yung ball. Ano yun? Sabi niya, nasa gilid na yung mga blockers. Off the block. Easy point there for Samuang. Ang libero ng Adamson ay si Jerry Tempiatura. 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 Ayoko ang Tempiatura ngayon. Mga tatlong beses ko papanorin niya Captain America kung saan siya. Just because of... Ganun ka na, oh. Pineda, back row. Good set. Tagumalaw talaga ng Adamson. Oh, nice double block. The defense you were talking about. Solid block there from Adamson. Guevara doing a neat job of locking the door. Watch this. Those were two girls, two tall girls from the Lady Falcons. Parang wala kang option, ano? Parang... Lihis na lihis kailangan. Kumbaga hot shot na siguro. Oo. Back row. Oh, beautiful. You like that? Nicely done. Kita mo, nag-clench fist pa siya pagkatapos eh. Ganong spunk. Ito, 13-10 ang bilang natin. Adams are getting quite a challenge here in the first set. Nice serve. Pineda, para Chari. Guevara. Yan ang mga huwag nila sasayangin eh. Tama ka dyan. I was going to say that. Madali halos sa... Hindi naman looper naman yung binalik dito sa SWU. And still, they weren't able to make something out of that last play. Pasinyo. The libero of SWU, Liagoso. Tinaas ni Makatuno. Hulog. Chance for SWU. Atake. Tinaas ulit. That did go over. Laranti now hitting that into the net. Alam mo talaga itong Adamson na sabi natin last week, na yun din yung kinover natin. Ano, where do they get these baby-faced assassins, really? Diba? Mga... dalagang Pilipina eh. Tapos kumakabit-kit ng bola eh. Problem in the back row. Pasinyo, trouble there. May news TV, pagkatas ng balita. Iyan po ang aming pag-alis sa inyo ng, para sa magandang hapon, volleyball po. 16-10 ang ating bilang. Oh! Ah, well done. Balutong yun. Again! Ayan, Tarantinao. Ang lakas pumalo. May laman. Sabi nga nung na-interview natin last week, eh, karamihan sa kanila first year and second year. Kung konti lang sa kanila ang actual veterano, si Liagoso lang yata at saka yung kanilang setter. Kaya nga ang swerte daw nila na sila yung nag-represent ng school coming over. And yun talaga yun, sir, it's a learning. Yes. At the same time, it's really an experience. It's the overall experience. Yes, indeed. And the attempted hit from the back row misfires. And we're going to have an SWU ceasefire. We'll attempt to listen in and see what we can glean from this discussion. Shakey's for fun, family pizza. It's gotta be Shakey's. Yan naman basics ng SWU problem. Pagka nagtitig sila, hindi all the way down ang baba nila. Knees nila nakaangat eh. Kaya hindi pumupunta sa setter ng ganun kaganda. Ah. Ayan, another error there because it was too high, too close to the net. Yes. And you see that on the good liberos from Melissa Bohin or from Denden Lazaro, they'll just stoop down so low. And let's try to listen in on you. Alam mo, itong larong volleyball, masungit ito sa tuhod mo in the future. But then, once you play this game, you gotta dig down. Pero nung araw na yung coaches, down, down, down. Para ka nasasamba rin na kinin ako. Naalala mo, meron pa nga sa training yung backwalk na tinatawag. Which they finally proven. They proven that it's bad for your back, lower back and your knees. We already did it. So. Why didn't they tell us back then? Ito na yun. Ito. Bayad. Nahihirapan sila kahit dito sa yan. Service ni
Pancherin Sangwang. So, ang tagal na ni Sangwang yung nagsiserve at nahihirapan pa rin ang SWU. Yung mali ang defensive alignment ng SWU. Tingnan mo yung gitna, si Darantanam, hindi siya nakatusok ha. Kasi yung likod, dapat yung lugar na yung likod. And no adjustment so far at the side of SWU at that is seen. Sili yata talaga itong palo ni ano eh. May sili itong palo ni Anghang. Anghang. Oh! Oh pasok yan! Better pick up there from SWU. They were playing so well at the start, but the lost speed, and that's outside. Oh. Out! Sayang naman, Galasa again with that powerful hit. Nakita natin last time, di ba, yes. Si Galanza. Ako, mukhang another Angela Benking in the game. Yes, indeed. Oo. They love those kinds of... Lumalaban pa sila eh. Pero after siguro nung 10 point, wala na nabigyan. Naging slow na bumitawa. Adamson naman, he just pounced on them. And Achari taking care of business there. The next game of SWU, that's why they're interested in winning or trying to do their best here, because their next game is the Tineo. They still have a slim chance of not being the last team as long as St. Louis University doesn't win too many more games. Of course, yun ang tinalo nila, yung St. Louis, nung encuentro nila. That's into the net of the serve. After today, ang susunod na kalaban naman ng Adamson, and they're trying to go with their first six, is the hot team Arellano, which won against Ateneo in 5 sets. They're the hottest team right now. Sangwang really challenging the blockers of SWU since the first set. Ganda ng basis na somehow. Up into the back row, and the ball stays safely on clear territory. It's 2-1 Adamson. Aquino, that quick hit gets that point. Ito isa na ng mga, well, not so, hindi naman baguhan, pero isa sa mga batang players ng Adamson. Kasi sabi nga natin, veterano na yes. Ang mga players ng Adamson. Oh, oh, missed it. Gigil. Malaluan. Missing that gift. The 3B sana. The OG Mom Online comes back. Yes. He had the classic last Sunday. Wait, I have to say, for Fun Family Pizza, that to be Shakey's. OG Mom on set. Kino-collect mo yan eh. Ah, there, syempre. Para to improve the act. Iyang regalo, inaantay ng mga volleyball player yan. But hindi mo upaan. Parang binabalik mula exchange gift. Si Mineses yung alala ko yung pinagbubuhusan niya ng atensyon. Samantala, Adamson attacks. It crawls on the net. Itinaasule. Ay, oh, miss it. Cordell wanted to go. Yung cut shot wanted an off speed hit, pero no go. Yep, so sabi niya, yep. Well, in the first set, Seth Adamson having 11 attack points compared to SWU's only 6 attack points. But, ang maganda doon, SWU with 2 block points, Adamson although having 3, at tatlo din ang naging aces nitong Adamson. Well, hindi maka-attack yung SWU kung walang bola to attack with, lalo na off the first serve. That looked inside, all, but it's outside. Oh, very close. That was very close. Well, so far, Sangwang with 6 points, Guevara with 4, Liagoso and Darantinao on the other side, 3 each. Another poor first ball. Nagagawa, pero di bali yan, ayos lang yan. Tinas. Off speed, wala sa tempo, wala sa tempo. Lifting violation ng nangyari doon sa SWU. So, Aquino na still nung palang pag-serve. Pagkita pala niya ng bola, nakita niya yung dalawang payo. Sabi, ano ba, mag-DJ
beast. Paano ko ba ibabalik to? Pang-ulan ba o pang-araw ang susuot ko rito? Yan na naman yung first ball sa SWU. But oh, this time, at least they were able to do something out of that set. In a rare opportunity, in a rare situation na walang back row support ang Adamson Paat left by her lonesome. It's 3-6 as Tarantinao serves. Yagoso dunks it in. And Pachery again trying to ad-lib that hit. Pwede si Paen, pwede. Pwede, heading, pwede. Pwede, pwede. Siko, basta single motion. Yeah, but I think not many of the Filipino players have adopted that yet. Let's see. Oh, it's more of reactionary. In the meantime, it is 5-6, two straight points scored by the Lady Cobras. Ito na naman sila, gantong-ganto tayo during the first set. They were really close until maybe the 9th-10th point. Tapos bibitaw. Simple first ball. Nice pick-up. Sipag ng Adamson. Yan ang dapat sundan ng mga teams long. Oh, that's right. To be long, not enough spin. Walang pipit yet. Oh, and you cannot get the height. Number 9, this is Neta Rose de la Liana na nakausap natin last time yeah around to see some action. She had revealed that they were both excited and a bit pressured to be representing the Queen City. And in fact, the entire Cebu province for that matter. Preparation, gusto? Oh. Wow. Cortel! Really got one in and gets the point. And we will pause for this technical timeout. The Adams ready to snipe and attack at any opportunity, but they are playing tight. That's as long it is. And that defeats the purpose kasi, di ba? Tama si Coach Jordan eh. Kung hindi mo ilalaro yung game mo, paano mo malalaman kung nasang level tayo, di ba? Against, yes, let's say, a Manila team. So, hindi mo malalaman because that's not even your game. Pachery? Pat! Kasi, walang defensa. Walang tao sa baba. You gotta believe first that you can put the ball. You know, it's a pride thing. You know, Adamson plays with pride. No ball goes beyond us. No ball is too hard to pick up. Oh, nice job by Villanueva. Kaso nakauhan. Pineda. Villanueva keeps it afloat. Chance. Oh, ah, finally they score there. That's right. Going down the line, SWU scores one. There's the second look. Pachari pa yung kung minsan may mga summer nang dumadapin yun. Talagang iba yung kulay ng buhok. Meron ano, may mga summer yan na, ang galing yan. I like her work ethic. Oh, yung way she's been with a lot of things. Yes. Well, makikita mo na, hindi acting like a superstar just trying to blend in. Oh, yes. But, parang si Jen Gwali. Diba si Jen Gwali? Alam ko. Thailander ba yun? Magandang hapon po. Magandang hapon po. Mahirap manalo pero pwede na po. Pat will serve. Axel is the official arbiter of the Shakey's V League. Well, Adamson now with 3 attack points. SWU with 2. Ooh, sabi ni Pat, buti na lang para kasi Spider-Man doon, nailagan ko yun. Ah, tinawagan ng check. Tinawagan ng check. Akala ko may ilagan. Akala ko si Spider-Woman siya. Not fast enough. Not, si Maylin, akala niya may iwasan niya. Oh! That is to the net. Sayang ko na yun. Namasayang talaga yung mga serve. That's Sheena Pino. Mikasa is the official ball of the Shakey's V League. Again, we'd like to thank our dear friends from day one. And all. Shakey's, of course, Axel, our official outfitter, and of course, Mikasa, the official ball. And, from day one, nung pasa Lyceum, wala pa ako nun. First 11 years. First coverage. First yes coverage. Oo. Ako na lang naiwan. Agad. That's up. Bata pa ako nun. Eh, matanda naman yung director niya nun noon pa eh. Si Tita Fritz Infante. Oh, yeah. 13-8. Ba, ano yun? Nakakatuwa.
Tapos, also, di ba, under him on my very first time kasi that kept me on my toes. Oo nga. Oh, Alvino, once again, from the middle. Parang ito si Donna Henson, ano? Hindi mo alam kung saan nanggagaling yung lakas. Ito, kasya pa rin sa kanya yung Axel uniform, eh. May space pa to breathe in, eh. Ito mo, tara, oh. Just so much power. Where does it come from? It's actually sa wrist ko minsan. Hindi, dun makikita, yung, you can actually, it's a technique. Yeah, I agree. That you can actually practice. Although, may mga natural din naman kasi, eh. Nakatunog, may patty cake for the other side. Back row attack. From the time of Janet Shirafi, I could go on and we'd still be playing here. Long rally. Longest. Binata na lang yung mga katunong kay Patchery. Patapusin mo na. Eh, wala na dyan. Ito, chance for Adamson. Wala. May cover. Nice defense, both sides. Sige, kakain muna ako. Ay, pero sa isang mga sandali, sir. Makatuno, finally, that connection to Sangwa working. Makatuno, 8 excellent sets so far. Villanueva on the other side with only 2 partners. I will take one of our linesmen out of his misery. Happy birthday, Peps Pascual. Kanina pa siya ng... Happy birthday. Oh, pakain ka, huy. Oh. Oy, short sell queen niya doon. Sa ilalim ng bola, dinukot eh. Medyo mababa rin naman for her yung pagkakaset. Sorry nga si Makatuna. So, she tried to add it, but masyado mababa. Kala mo si Makatuna pag tinitinan mo, yung forma yung korte, libero, ano? Pero hindi eh. Ano siya? Setter. Oh, ball. Easy ball. Free Mr. Morial. From the time of Janet Shirafi, I could go on and we'd still be playing here. Long rally. Longest. Binata na lang yung mga katunong kay Patchery. Patapusin mo na. Eh, wala na ito, dyan. Ito, chance for Adamson. Wala. May cover. Nice defense, both sides. Sige, kakain muna ako. Ay, pero sa atin isang mga sandali, sir. Makatuno, finally, that connection to Sangwa working. Makatuno, 8 excellent sets so far. Villanueva on the other side with only 2 partners. I will take one of our linesmen out of his misery. Happy birthday, Peps Pascual. Kanina pa siya ng... Happy birthday. Oh, pakain ka, huy. Oh, short sell queen niya doon. Sa ilalim ng bola, dinukot eh. Medyo mababa rin naman for her yung pagkakaset. Sorry nga si Makatuno. So, she tried to ad-lib, but masyado mababa. Kala mo si Makatuno pag tinitinan mo, yung forma, yung korte, libero, ano? Pero hindi eh. Ano siya? Setter. Oh, easy ball. Easy ball. Set. Sa kabila. Gusto ng score ang kagad. Tinaas yung temperatura. Patchery, off the block. At si May Makatuno, parang gusto na, uy, kay Patchery na kay Patchery. Patagal ito, napakainit sa labas. Gusto ko naman. Yeah, shake it. Sabi ng mga friends na, akin na. Tignan mo, kulag na yan. Okay. Kinuha na ni CR Bass yan. Kinawakan yan. No, but yung best player, ano? Nakananalo. Nakaabang na yung home team. Okay, here comes Adamson shuffling his lineup. Villanueva, Emnas, come in for Cortel as well as Makatuno. Well, we've seen this with Coach Meneses even in the last game. But imagine, even Villanueva coming off the bench. Nag-iiba rin ang figura ng team kasi pag may guest player. Eh, that's right. So, just get used to it. And the objective is to train the team, get used to playing with and against top competition. Number one with the block. From almost a standing position, this is a combination. Mintis, alam ni Villanueva. Yeah, she took off early. The wrong timing ang approach ni Villanueva. May hesitation eh. Nung unang approach pa lang niya, ay nag-alanganin. Tapos nung nag-recommit, wala na kapos.
7 ang lamang ng Lady Falcons. Pineda, medyo asiwang receiver, pwede na. Tusok, Pinas. Bongko. Huli. And outside. That's right. Villanueva using the blockers of SWU to get that point. Tempiatura now, 5 digs na so far. Pasinio, on the other hand, isa pa lamang. You know, SWU may be used to overpowering their opponents by not attacking that much. But they should, here in Manila, they should attack more. They're playing at Ateneo on Sunday. They should really attack more. Yes. If you learned anything from the win of Arellano against Ateneo, they attack, attack, attack. Yung walang chance to recover for diba, defense. Yung, kumbaga, depensa lang ng depensa Ateneo. Hindi na sila maka-atake. Yes, indeed. And kasi they were just taking care of defense. And then hurt Eliza Valdez as well. And they really deserve that win, Arellano. The Chiefs will play later. In the meantime, it's in the air. Villanueva, set up job. Bongo. But last minute decision there to get that ball. Adamson now with 10 attack points. SWU with 4. Take a look at this once again. Paat, mukhang right na. Basketball nila. Nilipat yung ball. It's like switching hands. Makinig tayo sa SWU notes from the NC and the UA team. Just how they change the swing. In the meantime, Villanueva, that was the play that did work a few moments back. That's right. E paano naman yun yung una niyang palo? Combination play agad. So this time, recovering from that miss hit. Sabi niya kay Inmo, sa kanan ba magkaibigan tayo? Ba't ito agad ang ina? Agad-agad. Agad ang gusto. Villanueva. And Yagoso ends up frustrated. It is now 21-12. Ito, yung mga adjustments. Yagoso hitting it into the blockers. Kailangan matutunan niya eh. To stay away. Para kang si Zoro dyan sa net eh. Magaling ka. Pero may nakapala yun. Ito sa kasi. Tanawa sa kaas lang. Kaya pag ito ka. And also yung decision making mo. Will you just drop the ball? Yes, good point. Swipe it? Pahat, hindi hinampas. Tinikdik. Macro, ginabo ng SWU. Pasinyo. Hello. Tinaas. Opa, at this time, on a be quick, get the point. May lakad ako, bilisan natin. Sabi ni Pahat, gusto ko na umuwi, may gagawin ako. Something Shakey's. If it's on family pizza, it's got to be Shakey's. Huwag niyong kakalimutan mga kaibigan, tuwing alauna ng hapon, dito tayo sa Shakey's V-League where it all started Monday to Friday on GMA News TV, 1 o'clock in the afternoon. So, Sarmenta, Mo Siravena, Zia Rocha with you for this battle featuring SWU trying to play catch-up in the team standings against the Lady Falcons of Adamson who are currently at 1-1 in the standings. Yagoso now on the line to serve for the Lady Cobras. Open. Galanza. Daming weapons sa mga Adamson sa Cobra. Hindi pa nga hinog lahat yan. Second setter lang. Oh, Galanza this time from the middle. Get the point on her second hit on that last possession. So, more of the lineup being shuffled. Pachari replaced by Velasco. Pachari has one of the best smiles from Thailand, really. And I like her when she's inside. Leader eh. Kahit hindi nagsasalita, she leads by example. Kasi, dumipensa, todo. Bigay todo. Kanina nga, nakita pa natin, may foot. Oh, oh, oh. May kick pa siya, di ba? Ninja, will not let up eh. Ninja nung araw yun. Balita ko nga. Galansa. Oh, yeah. Nabasa ko nga yan. Oh, sumisi pa eh. Tumatag siya eh. Paakit mo nga yung dingding na San Juan Arena. Akyatin niya. No, but we've seen other Thai imports not as industrious. Not as, yung aura, actually, of a leader. But, serving. And it is set point. Adamson threatening. We'll take a two set to love lead, but it'll have to be stalled. That's right. Good job there. Nino getting that last point. Nakindata niyo mga babae sa Adamson. They know what play to do. Pataas-taas lang ng kilay eh. Ay, nako. Di
titig lang yun. Kaming mga babae, tinginan lang, alam niya. Back set to Galanza, and they get it. Ang una kumindat kanina si Galanza. Sa akin mo bibigay. Sa akin, women rule the world, there will be world peace, I tell you. Shakey's Shake and Play, the V-League of Shakey's. Rolls on after this. Tapos kagad eh. Hindi pa dapat mamatay ang bola, patay na eh. Kung mga Adamson, gagawin ng paraan. Yan, yeah, like this one. Good set. Ang kapag-running, di ba? Yan na kanina pa natin iniisay dito sa side ng SWU. Hindi masustain lang eh, no? Because bibitaw at a certain point will wilt under the pressure of the attack. And you need to just hold. Alam mo, sa basketball, pwede ka man dahil sa defense and, you know, the other team correct will not score, di ba? Yes. But in volleyball, hindi pwede. Hindi pwede. Like in this case, look at this. Again, Galanza with another powerful hit. And really loading up. Watch this. Ang lakas talaga pumalan itong batang to. And ang ganda ng iwas dun sa blocker. Yes. Well, so far, Sangwang 9 points, Paat with 7, Cortel with 5, Guevara with 4. On the other side, Liagosa, 4 points na. Darantinao and Kino with 3, Bongo with 2. SWU trying to keep it in play. Makatuno is back in the game. Nakita mo yung ikot ni Makatuno, ni May? Yes. Pinwestohan pa niya ng mas maganda na nakaharap kay Galanza para ma-set niya ng mas maganda kay Galanza. And Galanza responding. Look at this. Nasaan si May? Ayan, oh. Nakatalikod siya, oh. Inikutan wow pa niya. Wow. Parang diba? Michael Martinez, ah. Without the skates. Without the skates. Oh. Ganda ng triple axel. Yan yung kumpiyansa and yes, yung steadiness na nakikita na nga natin kay Makatuno. Nagka-oras pa, eh, yes, diba? Yes, indeed. In-Instagram pa muna yung bola. Dinulugan ni Villanueva. Oh, walang, dikit, ang layo ng libero. Yung support, yung coverage after the block, nawala dito sa SWU. Sayang, mataas ang bola. That Sheena Quino you just saw on your screens, number 8. If it's fun family pizza, it's gotta be Shakey's. Don't forget, Pasinio, Villanueva. Uy, namatay yung play. Uy, lumating na yung mamang may utang sa atin at showfound na malaki. Ay, gusto ko yan. Tony Yao. Gusto ko yan. Tama tayo? Akala ko makikita kami sa bukid kasi meron akong pamangkin. Ang dami-daming beach naman dito talaga. Gusto doon ikasal. Bakit ba? Di mo yung makasal yun? Oo nga. Sarap nga, pupunto ka tapos doon. Huwag mo sasabihin na hindi niya nakasal niya yun kasi masarap pagalitan. Uy, uy, yung kape mo, baka mga dami bola. 4-2 ang bilang natin. Adamson threatening to go home with a straight set victory against the Lady Cobras who are groping for form here. Ang sana itong Lady Cobras at isang this third set, mahanap nila paano bang makakascore dito sa Adamson at unang-una dyan yung better defense. Katulad nito, triple block na yan pero nakalusot pa rin ang bola ng Adamson. So, point goes to the Lady Falcons. Kasi, nung laban sa College of St. Daniel, they lost the first two sets, rallied and picked up the next two, but fell in the third, in final. Sayang yung kasi ang ganda ng pick up eh, di ba? Yung akala mo patalo na, pero it showed character. Yes, kasi bumangon na sa third and the fourth set. Yun nga lang. Alam mo yung fifth set na yun, talaga naman anybody's ball game. Yung pati bayan. Pati bayan. Cortel, naghanap ng angulo. 6-2. Cortel with a swipe. Almost just saving the ball and got that point. As you can see, as Marlene Cortel does this, it's not always about how much power, but how much brain matter comes into play, actually. Ano tawag? That goes out wide for Adamson. Abeliana, number 6, is in the game for SWU. That's Lloyda Abeliana. Yagosa on the line. Siyempre, pinapakit natin lahat yan. Hindi lang responsible. Oh! Para nanonood yung pamilya. Cortel! Cortel with that powerful hit. Ang lakas ng palo ni Cortel. Cortel loading it up. Has shown mixed stuff here. Soft and hard as well.
Arlene Cortel. Reverse set. That was a nice set. Ganda. At least napaluan na malinis. Clean up. Oh, coverage. Oh, nice, nice, nice pickup. Oh, but a violation called SWU on that second ball. And we'll take the technical timeout for Adamson and be back quickly. And saka she does her job well inside. Yeah. Ayun lang naman ang importante doon. Saka hindi mo alam kung galit o gusto niya. Ayan, parang galit. Ano bang ginagawa? Ay, nako, ang tagal-tagal nyo, tapusin nyo, magwa-workout pa ako, sabi niya. On the other side naman, maganda rin na nakikita ng SWU, na advantage nila yun, na hindi naririnig yung place nila. Oh, malay ng mga taga-Manila dyan. Sino rin ko nga, hindi makapasok sa timeout nyo eh. Umatras eh. As if naman, sabi niya, well, si Mosiet ako, medyo nakakaintindi ng konting ilogo. We try to be, just extract what the timeout is all about. Axel is the official arbiter of the Shakey Sibili. Well, so far, Makatuno with 14 excellent sets. Villanueva with 6 of her own. Pasinyo, Villanueva, pinindakan ang bola. Ah, oh. Bongo gets it to go. Point goes to SWU. Better set coming from them. Ito, mukhang nag-i-enjoy na sila dito sa set na to na mukhang nagko-produce naman ng points. Ah, so, sana yung consistency lang, yung kailangan nila. Nandito sila sa sitwasyon. Sige, talo-talo. Pero ito, tawa tayo. Sayan, matatili tayo. Oo, tama. Palo! Ito, grabe yung sasabi ni Oji Mamon eh. Oo. Sinalo. Ito na naman yung sa player, sa kapwa player nakatingin. Laging mistake. Dela Liana ended up with nothing there and Evnes is back in for Makatuno in the center position for Adamson. Mikasa is our official ball here in the Shakey's VD. Ano mo partner, si Galanza off the bench, 6 na puntos na rin pala. Quick worker. The mga 57%. That's high. Ng palo niya. Guino on the other hand with 3 points. Evnes. Oh, nice hook. Oh, bad! Really nailing that one in. Nang, watch this. Pinako. Good set by Emmas. Look at that. May kabit pa ng konti, no? Just for assurance. That's why even si Pat, kahit bago siya, she really learned so quick because of the help of Makatuno. You know, forever partnership yan, even 40 years later. No, an old team eh, talagang may ka-tag team ka eh, di ba? Lagi yan eh. Pero kayo eh, sabi mo nga natin kanina sa second set, kindatan lang ng babae. Kami kailangan isigaw eh. Ay, sagwa naman kung mag-kindatan kayo, di ba? Pag nag-kindatan. Mga lalaki kayo, kasi kikindatan kayo. Pag nag-dilatan kami naman, mag-dududak eh. Oh, six. Ano? Kakain tayo, ano? By one look, they get it. Oh, nice combination. Bang, bang, bang. You love it when Sheila Pineda is at the firing end of a combination. Yes. Most of the time, it's a score, it's a point. Very graceful to look at. Bongo making some adjustments in the end. Oh, Pasinio. Dug up well. With her first good dig, really. Ayos ang teammates. Yan. Good ball. Hindi ko kasyado sa net. Kargado yan. Pasa, pasa, pasa. People now to Adamson. Oh, Sheila Pineda once again targeting. Libero, natawa na lang. Natawa na lang yung si Pasinio. With or without a hair clip, I will score. Remember the earliest. Why are people minding my hair? And then suddenly she got used to us teasing her about it. SWU trying almost the same combination play, but that was a long one from Bongo. 14-6, but the stats may not show it, but they're playing more relaxed. That my observation when the early stretches of this third set. Playing a little more heads up volleyball. Good save, good save.
Airport lang yun. Ganda pa din siya. Madig! Tikit! Jump! Si Sheila nandun. Oh, yung quickness. Sa transition ng Adamson. Oh, paan. Ano eh, mababa na yung bola, pero kinasapan niya yung kamay niya. Kaya late, lalong naging late. And then si Patty would notice her, even dun sa mga quick hit niya. She hits the ball, may hang time eh. Yes, she hits it going down. I agree. So pag nahuli yan, yun naman, ang hirap gawin nun. It's very effective, but mahirap siyang gawin. You need that hang time. Like that. In the back row, Pacino keeping it in play. That's nicely done. Oh, Adelayana. Perfect timing there. Mnas with a dumb ball. Lamo, when the, I heard that from one of the coaches. When the center is front row, be careful. Oh, dapat laging in mind, di ba? Conscious effort on the other side na pwede niyang gawin yan. I applied the Ruby De Leon rule. Yes. Just when you think, I'm not gonna do it, I'm going to do that's it. That's exactly when I'm going to do it. Yes. We should make a meme. The meme na dami ng mga bata dyan. Ay, alam niya. Nakatawad tayo ng mga anak na ako. Ano naman? Kaya lang si mama nag-tweet. Once in a lifetime. Mga anak mo talaga, asar. Stalker. Asar. I'm the stalker. Nice serve. And that's Pineda, oh. Through the block. Through the tall, Yagoso. And up by 8 points is Adamson in the third. And could it be the final set for them? Against FEU come Sunday. FEU won against San Sebastian in their first game, 25-21, 20-25, and in four sets. In the meantime, 16-8 is the tally right now. The serve in play. De La Liana. 16-9. Hindi maaaring makatawid into the next round itong SWU, ha? Pero ito, they will bring home tons of memories and try to improve their own game. Well, so far, Adamson, 4 serving points na against the non. Kina rin itong babae. Alam mo, ayan, tama yung description mo, yung sa baby face assassin. Ito yan. Ito yan. And hindi ba niya iniwas sa blockers, eh? There's something. There's something. Makita mo pa lang, matatakot kami. There's not because of itsura, hindi yun eh. Yung grit. Ito, puro mga baby. Hindi ko pagkikilalaan eh. Pero, ganda na kapay. Just well trained by Sharon Munez. Yeah. Really just well trained. Minsan yan, yun nga, yung, ayan o. Yung mix ng natural, at saka, yung skill, yung pag-improve na technique. Ito yan, perfect description. Galaan sa look, Virgo. Wow, galing mong use ng block. Yes. Watch this. This is what a Falcon does. Yes, and before that, she already scores nang papuntang down the line challenging the blockers. Ito naman, on the second ibang play na naman, going cross-court naman ang ginawa niya. Naglaro ba siya last season sa UA? I think nasa lineup pa siya nitong UA. Pero hindi pa, gano'n pa. And nandiyan pa sila bang, of course. But you can clearly see now the future. Yes, and Coach Sherwin is getting Pineda out and putting Galante in. Tinitingnan-tingnan niya na, kumakapa-kapa na. Well, alam mo, ang maganda sa Adam, yung tradition nila, malakas pa din, ano? As long as the shake is bleeding, I guess it's been around. Oh, that's it, right into the net. Aquino. Alam mo yung Aquino at saka yung Cordell, masamang kombinasyon, masamang medisina para sa kalaban. They combine very well. If it's on, family pizza, it's gotta be Shakey's. Velasco is back in for Adamson.
today, Coach Sherwin Meneses is trying to send in his newbies. Giving them the moment. Yep. And an opportunity to get their feet very wet. Antenna shot. Not enough angle on that hit. It also came from a very bad set, actually. That's true. So that you can get the angle. You have to face it. You cut shot, diba? To do a cut shot. Saka yung baso mo sa mga very sharp na dapat. Yung mga spiker mo, no? May mga gusto yan eh. May mga hilig yun. Abahog. Cargado, tinaas ni temperatura. Pinaluan ni Velasco Mintis. 21-G ang score natin sa third set. Nagtitreten na po ang Adamson. Umuwi na dahil lamang sila sa number of sets. 2 love. Pero gusto pa natin eh. Pwede ba kapatid ng SWU muna? Si Noel Zarate, gusto nyo, no? So far, lahat ng ginawa ni Noel ng SWU, 5 sets. Hindi ako nagbibiro. Agree, no? Nung, not enough power. I-research mo yan. Tuesday, March 25, SWU defeated SLU, 5 sets. Okay, si Noel yun. Ano pa si Noel? CSB defeated SWU, 5 sets, si Noel din yun. So ang gusto ng SWU, si Noel. Okay. I can get it. Okay. Sasabihin na naman ng mga nasa Twitter. Fact yan, ha? Sasabihin na naman mga nasa Twitter, mga kaibigan natin. Galit siguro si Seth kay Noel. Hindi. Galit na galit po ako. Pero gusto siya ng fans dahil laging 5 sets. Mahabang volleyball. Mahabang panunood. Dalang linggo kami ni ate. Gutom na si ate. Bongo! Ayan. In penetrating the blockers of Adamson. Yun yung mga feel good. Yes. Diba? Na spikes. I like the future of Adamson. They're just... they're solid going into the next season, the collegiate season. Paatamad again, even with a miss hit, gets that point. Alam mo kung mahaba talaga ang kuko mo. Sino mo? I'm kidding, of course, but haba, yun. Check out natin yung bigasa may mga kalmot. Yeah, kalmot. Pasing haba ng daliri ni Oji Mamon. Napasok pa rin yun. Oh, ganyan. Nueva ang nakita mo naman yung... Lumaban? Yes. Laban lang. Kabahog! Yes, ni Anas. Sakay salita. Ay, huli ka. Huli ka. That time, mistiming that the set. Bilang Nueva ng Adamson, huli siya dun sa aktok. Short. Akala ko short. Umakit. Sumalok. Ayaw ni Sherry niya. Oh, no. Goes out. Nagkakagulo sa defense ang Adamson at this point. Only needing 2 more points to close this game. This match. Minsan, mahirap din ang pinakamahirap. Ay, closing up. Magal. Chance for SWU to score once again. Taki lang. Yes! Gusto nating makita. Alam naman natin, diba, champion din naman itong mga to. Tawad-tawad si Bongo. Ang ganda nun. Down the line eh. Sana nanonood ang mga kamag-anak ko sa TV. Oo naman. Ay, sigurado. May time pang tawagan. Spike po ako. Then, Liana. Reverse set. Short. Nako naman. Huwag niyo na ako kayo manood. Magtingin kasi si Ibaylin Paas yung nandun eh. Napakalaki eh. Napadalawa. Tatlong isip siya. Kahit pa paano, may ilang guys. Ang so laki talaga. Match point. Very tall girl. Uy, regalo. Ang Mintis! But by the impact, sending it into their own court. Sumobra ang pagkatang. Okay, basa. 24-16, still at match point. Although 16 is the one serving against 24. It's Bongo serving. Taas. You wanna go to Deliana. Huli ni Paag. Takos sa boxing. There you go. Match goes to Adamson. So, Adamson, ganong
also to CSB and now to Adams and Shakey's Shake and Play. We'll introduce our Shakey's best player after this.